Once you go big carb, you're gonna need a wheelchair. Once you go black, you're gonna need a wheelchair. Hindi magka-rhyme yun ah. Alright mga kapwa, dito natin sisimula yung video natin. Ayan, shoutout sa Premier Helmets and Moto Gears. Ayan, dito tayo sa loob. Ayan, naubos na yung stock natin. Wala na nakalagay ditong helmet. Ayan, shoutout sa Gili Helmet Philippines at saka sa Zebra. Ayan, soon magkakaroon din tayo dito ng mga Zebra na tinda natin mga kapwa. So ngayon, wala pa kasi wala pa tayong pera. Ayan mga kapwa, meron din tayo ditong G-Star Horn na ibebenta at ipamimigay. Meron tayong pamimigay. Soon abangan nyo yan mga kapwa. Meron din tayong MDL, ayan mga kapwa. Mini driving light, G-Star horn, meron na rin tayong relay dyan. Biyahe na tayo mga kapwa, let's go! Alright, ang ating shop ay dito sa Kanto ng Masapang mga kapwa. Ito, Kanto ng Masapang, tapat ng Fiesta Laguna. Diyan sa taas, hindi kita eh. Pero mamaya na lang pagbalik. Biyahe na muna tayo ngayon. Alright, what's up mga kapwa? Welcome ulit sa panibago natin na video at sa video natin ngayon. Mabilis lang to, promise. Hindi totoo yan. Nasa ngayon, kung mapapansin nyo. Alam kong naririnig nyo yun mga kapwa. Naka 30 na ulit tayo, 30mm na karbang nakakabit sa atin ngayon. So, bakit ako nagpalit ng 30mm? At share ko lang sa inyo mga kapwa kung ano ba yung pinaka nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan dito sa 30mm na ginawa nating upgrade. Siyempre, alam nyo na ngayon mga kapwa na gustong gusto ko ang 30mm kaya tayo nagbalik ng 30mm. Number one na pinaka gusto ko sa 30mm mga kapwa, malakas talaga yung power. Ibang iba siya mga kapwa. Nung nakakabit yung stock ko, malakas pa rin naman yung stock mga kapwa, pero ibang iba kapag naka 30mm na carb. Yung power difference nila talagang iba mga kapwa. Maniwala kayo. Dati nung naka-stock carb ako, parang ang bigat nung 1442 na sprocket kasi naka 1442 tayo ngayon. Parang ang bigat niyang itakbo, pero ngayon naka 1442 ako tapos nagpalit lang ako ng 30mm na carb. Talagang ang lakas mga kapwa, promise. Yung motor ko na hindi naman masyado mabigat, pero yung feeling na mabigat ba nawala eh nung nag 30mm ako, parang gumaan yung motor ko. Parang gumaan si Victoria, hindi katulad nung naka-stock lang tayo. Again, ulitin ko mga kapwa, stock is enough at malakas din yung stock na carb ko. Alam nyo yan mga kapwa, kahit pa paano, malakas din naman yun. At another thing pa na malambot yung gulong ko. Malambot nga. Ayun, pahangin na lang tayo mamaya sa shell. So yun, diretso na tayo sa usapan natin. Hayaan na lang natin to. Tanyo, kahit malambot yung gulong ko mga kapwa, talagang hinahatak pa rin niya. Malakas yung hila niya mga kapwa compared sa stock. Sa stock, kailangan ko pa magpalit ng 1445 para mas ma-feel ko yung power ng motor. Pero dito, kahit naka 1442 ako na sprocket, talagang ramdam mo humihila tsaka mumubelo siya. Yun ang nagustuhan ko sa 30mm. Yung power talaga niya. Tsaka yung response na hinahanap mo ba, makukuha mo talaga dito. So ngayon, magtatanong pa rin kayo mga kapwa, bakit ba 30mm? So ang suggestion ko sa mga gusto mag-upgrade, kung gusto nyo mag-upgrade lang din naman kayo ng carb o mag-upgrade na lang din naman kayo ng carb, mag 30mm na kayo. Kapag 32mm sa naka Raider 150, masyadong malaki na para sa stock natin. Stock na ano lang ha, stock port, no highcom, basta yung talagang stock na stock galing sa kasa, 30mm is enough. Kapag naka 32mm, required ka na dyan mag porting kasi parang sa tingin ko mga kapwa, hindi ko man naranasan pero sa tingin ko, kailangan mo na mag porting dyan kasi hindi na magmamatch yung 32mm sa port mo. Kasi masyadong maliit na, kumbaga, kasi 32mm na yan eh. Kahit pa sabihin natin na hindi ka mag-upgrade ng displacement. At another thing nga pala mga kapwa,
Akala ng iba, displacement lang ang basihan ng lakas ng motor. Or sinasabi nila, mag-upgrade ka pa ng mas malaking carb, yung displacement mo naman, hindi naman nagbago, baliwala lang din. Hindi, mga kapwa, mayroon pa rin yung power difference. Mas malakas pa rin, yung mas malaki, pero hindi sobrang laki. Meron lang talagang sumasakto at pinakang compatible sa motor natin. Halimbawa, sa Raider 150, itong motor natin. Kakabitan mo siya ng halimbawa lang. 38mm, halimbawa lang. Stock lang naman. Diba, stock lang yung engine, galing kasa, hindi mo talaga makukuha yung performance na hinahanap mo. Pero kung increase ka lang ng konti, from 26mm, gagawin mong 28 or 30mm, mararamdaman mo talaga yung power difference niyan. Kasi nga, upgrade yan sa intake natin. Mas malaking volume yung kayang makadaan sa ating carburetor compared dun sa maliit na butas ng 26mm. Kahit pasabihin natin na yung port natin ay stock pa rin, ibang-iba mga kapwa ang hangin. Ibang-iba ang hangin kasi sinasabi ng iba na baliwala yan. Para ka lang isipin mo, nagkabit ka ng hose. Tapos yung hose mo makapal pero yun pa rin yung daloy ng tubig. Sana nagigets niyo yung pinopoint ko doon mga kapwa. No? Hindi doon ang basihan. Ibang-iba ang fluids. Ibang-iba ang liquid sa hangin mga kapwa. Ang hangin compressible. Ang mga fluids o tubig ay incompressible. Kaya hindi mo pwedeng i-compare yung dalawa na yan. Hindi sila pareho sa kaso ng carb. Kapag nag-upgrade tayo ng intake or exhaust natin, napakalaking upgrade nun mga kapwa. Malaking power difference. Hindi naman sobrang laki pero merong power difference yan. Pagpalagay na natin 10%, 15%, ganun lang. Hindi naman siya parang magiging 200% mas malakas yung makina mo. Hindi ganun mga kapwa. Magpahangin muna tayo dito sa Shell. Thank you, Shell. Ngayon na natin. Vulcanize ko na lang ito mamaya. So yan, balik na tayo sa usapan natin. Balik natin ito. Thank you. Ayan, shoutout nga pala mga kapwa. JRC tsaka sa JRW. Mga tropa natin dyan sa Kabinte. Ayan, sa kanila ko nakuha ito. Itong racing seat natin. Sinasanay ko yung sarili ko na gamitin yung racing seat. So yun, nasa na nga ba tayo? Yun, yung power difference mga kapwa, malaking upgrade yan, malaking kaibahan yan sa stock. So huwag nyong sasabihin na walang kwenta yung pag-upgrade ng bigger carb kung hindi ka din naman mag-upgrade ng displacement mo. Dahil basta maling-mali yun mga kapwa. Huwag natin palayuin. So another thing pa na nagustuhan ko dito sa ating 30 na big carb natin. Well, sa totoo lang mga kapwa, power talaga. Yun ang pinakang nagustuhan ko. To cut the long story short na lang, yung power talaga ang hinahanap ko dito. O yung power talaga ang hinahanap-hanap ko dito sa 30 na to. Kasi ang hirap umangat ng RPM natin dun sa stock carb natin. Kasi nga, naka high speed sprocket tayo. Which is medyo mabigat sa stock carb natin kasi nga stock lang. Ngayon, naka big carb tayo, mas may puwersa siya. So, kaya suggested ko sa inyo mga kapwa, kung mag-upgrade lang din naman kayo, 30mm na. 28mm, malakas din naman yan mga kapwa. Pero kung mag-upgrade kayo, lakihan nyo na ng konti. Mag-30mm na kayo dahil hindi rin naman nagkakalayo ang fuel consumption ng 30mm at 28mm. Almost same lang din sila ng jettings. Actually, nagiging malakas lang talaga sa gasolina ang mga big carb kung lagi kang hagot. Pero kung minsan ka lang humahagot, ginagamit mo lang yung power kung kinakailangan, goods na goods siya, walang problema. At eto na mga kapwa, dito na tayo pumunta sa pinakang sa ayaw ko sa big carb. Eto na mga kapwa. Mahirap siyang kontrolin. Lalong-lalo na sa circuit race, nagamit ko na to mga kapwa. Masyadong abrupt yung bigay niya ng power. Kasi naka-flat slide tayo, maganda yung response. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, maganda yung response niya. Kaso nga lang mga kapwa, yung control, medyo maninibago kayo sa control sa 30mm. Kasi sa stock carb natin mga kapwa, sa naka-diaphragm type na Raider 150, yung power delivery niya, kumbaga smooth lang. Kasi naka-diaphragm pag nag-open yung butterfly valve natin, tsaka palang aangat yung pinakang piston natin ng carb. Tsaka pa lang siya magdi-deliver ng power. Hindi siya biglaan, kumbaga. Kasi ang mga ganito, talagang pag binobomba mo, may response talaga, di ba? Yung mga stock carb natin, medyo delay pa eh. Brang, parang ganun siya eh. Hindi katulad na itong big carb natin, talagang meron siyang response.
Nga lang mga kapwa, sinasabi ko nga sa inyo, yung control. At saka kung hindi mo makukuha ang tamang tono ng 30mm o ng big carb, mahihirapan ka talaga kasi medyo pog-pog siya. Minsan pog-pog, minsan palyado, minsan sa mid-RPM namumutok-mutok ng konti. Yun ang pinakang ayoko sa big carb. Pero masasanay din kayo kapag nag-big carb na kayo mga kapwa. Promise, masasanay din kayo. Hindi naman siya mahirap i-tame, kumbaga. Sanayan lang talaga. Pero kung gusto nyo pa rin eh yung reliability, mas maganda talaga, stock carb lang. Kung reliability ang gusto nyo, yung ease of access, madaling gamitin, stock carb, kasi smooth yung power delivery niya. Tapos, hindi ka kakabakabayo, kasi ito, medyo nagkakabakabayo eh, kasi, ewan ko ba, teka, para may nakita akong shifter na nahulog sa karsada. Ano to, buwis buhay to, mga kapwa. Ayun o. Shifter. Buti na lang may tumigil na L3. May nagpalikong L3. Ah, nakakuha tayo ng ano. Shifter Lodi! Ano to? Shifter na nga ito. So, shoutout na lang sa may-ari nito. Ano kaya may-ari nito? Nakalimutan kumambyo. Ayun. Ang ayoko dito sa Trenta, mga kapwa. Ay yung control. Medyo mahirap siyang i-control kumpara sa stock carb kasi nga stock carb smooth. So kung mahilig ka talaga sa power, goods na goods para sa 130mm. Kumbaga, titiisin mo 'yan. Titiisin mo yung hirap sa pag-control. Hindi naman sobrang mahirap mga kapwa, sabihin ko sa inyo. Hindi sobrang mahirap, talagang maninibago ka lang kasi medyo kailangan mo ng technique dito. Galing ng kamay kapag naka-big carb ka. Hindi siya katulad ng stock na smooth lang yung transition ng power. Kapag nag-full throttle ka habang nasa corner, smooth yung bigay. Dito sa 30, bigla to mga kapwa, kaya medyo mahirap siyang kontrolin. Lalong-lalo na sa racetrack. Hindi ako magaling ha, baka may sinasabi na naman kayo dyan. Hindi ako magaling mga kapwa sa racetrack, pero yun ang napansin ko. At ang another thing pa mga kapwa na masakit sa naka-big carb ay syempre yung fuel consumption. Mas malakas siya ng bahagya sa stock carb natin. At kung lagi kang hagot, eh malamang sa malamang, mas malaki ang kakainin na gasolina nito. Sigurado yan mga kapwa. Masakit sa bulsa ng slight. Slight lang naman, pero yun nga, kung gusto nyo performance, dagdag hatak, 30mm or big carb is good for you. Eh, kaya nga ako nagbalik sa big carb mga kapwa, diba? Kasi namimiss ko talaga yung power ng big carb. Yung hila ba? Diba o? Oh? Tsaka ang sarap nung ano niya. Ang sarap nung lagapak niya. Prat-prat, ganun. Nakakatuwang pakinggan. So yan, alam nyo na ngayon mga kapwa, kaya tayo nagbalik sa 30mm dahil nahihinaan ako sa ating stock carb. Actually, hindi ako nahihinaan. Parang hinanap-hanap ko lang yung 30. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapwa, once you go big carb, you gonna need a wheelchair. Once you go black, you gonna need a wheelchair. Hindi magka-rhyme yun ah. So ito yung shop natin mga kapwa. Nandito tayo sa ano, sa kanto ng Masapang. Ayan, nasa taas yung Primera Helmets and Moto Gears, nasa taas. Diretso muna tayo ng vulcanizing shop dito kay Tropa kasi papaayos ko yung gulong ko. Lagi na lang lumalambot. So yun lang, maraming salamat sa solid support mga kapwa. Once na mag big carb kayo, eh hahanap-hanapin nyo talaga. Trust me. So ride safe and keep safe everyone. Bye-bye.